I would say that is probably one of the cleanest game I've seen from this franchise. Grabe. From this team, from Smart Omega. Only Hill. Kumbaga sa barangay merong dito sa baba, nalilibre lang si Hills na kumukuha ng tore pero whoa! Hindi papayag Smart Omega. Pag-ibig sa alagamit ng Realm, habang Super Yoshi down to 15%, flicker na gamit na right side, tumatakbo under the turret dive para sa Smart Omega, pero walang mamamatay sa pamilyang to. Nakuha nga nila yung tore sa baba, may trade naman sa taas ng barangay Omega. Pwede bumabot si Super Yoshi. Naku, nakasundot! At Kalex pa lang dito si H2O. Heads! Pero dahil nakakuha sila ng tower sa top, may napatagkan na ni Kari. Super Yoshi. Bugod na sila dito habang si Chomei nandun. Free hit lang, pero sinasa nila ng Vengeance. Rising again with a turtle. Habang sabi dito ng Smart Omega, sige, kuha na tayo ng hero. Uy, strike! Ito na nga at ang panahon na sila ng mga kuha ng isa. Shotgun kill para sa kanya, Netherrealm. Sabayang Netherrealm lamang natin nakita dito. Oriota, ang punat pa rin. Pinupubog ng abad ng members plus Smart Omega. And he will go down. Makakaisa pa ba dito ang Smart Omega? Hindi na. Honestly, medyo mahirapan sila kasi Roger lang yung march nila pero may clash sa bottom lane. Mahirapan natin, nagamit kagad ng maaga yung Netherrealm. And final slash! Final slash! Jom with the kill! Papasok na naman ang turn dito, H2O! Naibagsak! Yung operation run! Oh my goodness! Pero hindi yung damage. Kaya na, with the Dolan's welcome at pinupo sila. Hiriota, buhay pa rin! Hiriota! Yung mga Vengeance play! And H2 and the gang! Pumapasok na sa base ng TNC! Habang nangyayari ang lahat lang yun, nagpupush pa rin sa taas. Barangay Omega Midnight! Pero nakakapalim yung Fredrin na CDR, may ginawang Lancer at Fredrin! Oh no, tingnan natin ha, pero mamamahin na, hindi kumamahin. Si Ryota dito, H2O! Na-dive na nga ba ang kumunan ng barangay? Ito na ang bagong barangay na hinahanap nila. Identity mula sa Smart Omega, patutunayan nila. Tatlong members sila mula sa TNC na titira. Pero babagsak din si H2, andun si Jom, free si Jom, andun din yung Netherrealm. Face-locking na ang Smart Omega. Kakayanin ba? Andun yung Catapult and yung Minion. Isa or dalawa sa TNC, napapalis yung tulad ito. Naku, naku po, dalawa! Primo! Ay natag, Atoy Arnen doon sa likod. Pero si Super Yoshi may ipit sa limang members ng barangay. Huwag ka papasok sa barangay hall, men! And TNC, unti-unti na sila nakukulangan ng mga members dito. Pinabasag na rin lahat ng mga katorehan. Andun yung final slash. May pagsanod pa nagagawin. Nagamit na rin yung blitz at makakapatay. Jump, jump! Hindi na mamamatay doon in the heads. Nakabawi na at ang bagong barangay ang magwawagi sa laban na ito. A series win para sa bagong barangay. Dahan-dahang babaguhin ang kapalaran. H2, it's nice. I finally get to interview you. So nag-struggle kayo ng 3 weeks. Ano nag-contribute sa panalo nyo ngayon? Nung Holy Week, parang ano kami, hindi kami masyado nag-day off, hindi kami masyado nag-gala, ganyan-ganyan. Nag-double effort talaga kami nung Holy Week. Kaya gano'n, nakatulong. So good job. Really happy na umaakit kayo ng kahit konti in terms of points. Hindi lang yun. Kasi ito yung unang panalo nila this season. So I'm sure that it means a lot to this team. And especially H2 is actually our MVP of game number 2. So give him a warm H2. Round of applause, man. H2, this is a very good win para sa inyo. Ano bang i-expect namin sa darating na Smart Omega? Because as far as we can remember, right, this is the same glimpse of Omega from the past seasons. Magsisimula ng medyo mabagal, and then mag-iinit pagdating ng dulo. Is this the same for this season, or what do you think? Siguro, ito na yung start ng momentum namin since mag-i-start na yung round 2. So, parang nilook forward namin na kaya na namin ulit manalo. Kumpiyansa sa sarili. Ladies and gentlemen, your winners for the first series of the day, Smart Omega! You may now take your bow!